guys, and welcome to my channel. And dito na po inyong lingkod, Marian Amor. Ayan, at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog. And don't forget to hit that notification bell button para updated ka sa mga bago kong i-upload ng mga video. Ayan guys, and for today's video ay pag-uusapan nga natin ay ang top types of metals for jewelry making. So, sa mga mahilig dyan sa mga jewelries, lalo na sa mga kagaya kong mga babae na medyo mahilig din naman talaga sa mga jewelries, eh talagang makaka-relate kayo sa mga sinasabi ko sa video ko ngayon. So, ang number one po natin sa listahan ay ang silver. Ayan, na may chemical symbol na AG at may atomic number na 47. So lahat naman guys siguro ay may alam talaga kung ano ang silver, no? So ang silver is a sterling silver, means it's 92.5% silver and 7.5 naman percent of copper. It is great option because it's durable and long lasting. So talagang maganda naman talaga guys ang silver, ano, and talagang although nagtatarnish din siya pagdaan ng panahon, pero pag hinugasan mo lang iyan, ano, ng isang silver nitrate o kaya naman ay linisan mo lang siya guys, no, talaga namang ng toothpaste, eh talaga namang natanggal din yung pagka-tarnish niya, ano. And isa din po yan sa mas medyo murang bilhin kaysa sa ibang mga types of metals na ginagawa sa jewelry. So, ang number 2 po natin sa listahan ay ang gold. Ayan, gold. So, everybody loves gold. Ayan. So, ang chemical symbol ng gold ay AU. Ayan. At ang atomic number naman niya ay 79. Ayan. So, gold, it can mix with silver, copper, nickel, and zinc. Pero as of now guys, hindi na sila masyadong ginagamit ang nickel kasi ang nickel daw ay hindi maganda para sa katawan. Ayan. So, it measured in carats. Ayan. So, in K or in CT. So, yun talaga ang madedetermine po guys kung ito ay 100% talaga na gold. Ito ay 24K or 24 carats na gold. And kung medyo, kung gagawin mo na to for jewelry, ay mas maganda, no, kung hindi siya 24 carat kasi ang maximum gold content is 24 carats and it is soft and malleable. So talaga namang malambot siya at kung ang inyong mga jewelry ay made of 24 carat na gold, ay talagang ang tendency po talaga ay ma-deform siya kasi nga malambot talaga ang 24 karat na gold. Kaya ang ginagawa ng mga alahero na gumagawa ng mga jewelries ay hinahaluan nga ito ng ibang mga metals tulad ng silver, copper, ayan, and zinc para naman ay talagang mas tumibay ang gold. Ayan. So ang mga iba't ibang klase ng gold, ayan, ay ang yellow gold. Ayan, ang yellow gold is made up of gold, silver, copper, or zinc. Ayan, yan po ang ganun talaga ng main ingredients ng ano ng yellow gold. So hinahaluan talaga siya ng copper and zinc at silver. Ayan, pero sa konting ano lang, no, sa konting percentage lang. So meron din tayong white gold, ayan, gold and white metals such as nickel, ayan, silver and palladium. Ayan, it actually more grayish in color and is plated with rhodium to get it a whiter look. Ayan. So, talagang ang white gold ay gold pa rin talaga siya, guys. Although, hinahaluan na nga siya ng ibang mga elements ng metals. Ayan. And talagang nilalagyan siya ng plated, rhodium plated siya para talaga mas pumuti ang white gold. Ayan, and of course, ang pinaka
favorite din ng mga babae is the rose gold. Ayan. This is a gold with higher proportion of copper. Kaya medyo siya nagiging medyo gold, rosy gold ang kanyang ano, no? Ang kanyang pagka-gold kasi hinaluan siya ng medyo mataas na content ng copper. Ayan. So, ang mga iba pang mga klase ng gold, ayan, at according to carats, ay meron po tayong 18K gold, ayan, and 21K gold, na which is made of gold and copper, ayan. So, sa 14K gold ay mas mataas ang content ng copper, ayan, at maging sa 18 and 21, ayan. So, makikita nyo yan, guys, dito sa aking... may table ako dito ng mga percentage, ayan, ang percentage ng mga gold at mga iba pang base metals na hinahalo sa gold. Ayan, so makikita nyo dito sa corner na ito. Ano? So, ang number 3 po natin, ayan, ay ang mga base metals. So, ayan, ang base metals, guys, ay ito yung mga hinahalo na nga sa mga gold or sa platinum, ayan. So, para mas maging maganda at mas maging matibay at mas maging enhance ang metal sa paggawa nga nitong mga jewelry. Ayan, kasi lalo na pag ikaw ay babae or kahit ikaw ay lalaki, no, may mga mahilig din talagang maging jewelry collector. Ayan, and talaga namang napakamahal po nito sa market, ano, and yung iba naman talaga ay pinapasubasta pa, lalo na kung ito ay may historical, ano, no, historical story, ayan, at saka kung ito ay matagal na, ayan, so mga antigong mga jewelries ay mas mahal, ayan. So, ang ano natin sa base metals nga, guys, is includes na nga ang iron, ayan, nickel, copper, ayan, brass, and titanium, of course. Ang titanium naman ay talagang isa din talaga ito sa mga strongest metal, ano, sa table of elements. Ayan. Among others, these metals are abundant and can oxidize or corrode easily, but they can beautify hammered like pendants. Ayan. So, lalo na po talaga pag ang ano nyo ay pendants, kung ano nyo ay singising, which is kailangan talaga na hindi siya ma-deform, and talagang maging maganda ang quality at long-lasting naman talaga ang inyong jewelry ay talaga naman eh maganda talaga kung hinahaluan talaga siya ng mga base metals. Ayan. So ang number 4 po natin sa listahan ay ang platinum. Ayan, platinum, isa 'yan sa pinakamahal na metals for jewelry, ano, kasi talaga namang maganda talaga ang platinum, ano. So platinum is the rarest and most expensive of the metals. Ayan. Ito ay may chemical symbol na PT. Ayan. With an atomic number of 78. Ayan. But it is justified. Ayan. Justified daw dahil mahal. Ayan. Kung bakit siya mahal ay since it was super durable. Ayan. And never tarnish. And pure platinum mold in melts, ayan, nami-melt siya in 3,216 degrees Fahrenheit. So, ang melting point ng platinum ay talaga namang mas napakataas, ano, kahit na gaano kainit ay talagang hindi siya agad-agad na nagme-melt. Ayan, yan ang platinum. Unlike sa gold kasi, guys, and silver, eh talagang may specific din siya na melting point na mas madali siyang mag-melt and madali siyang gawin as jewelry. Pero ang platinum ay
mas mataas talaga ang melting point niya. Talaga naman. At saka guys, alam nyo ba guys na ang Swarovski, ang ginagamit po ng Swarovski, kaya talaga siya ay mahal. Ang mga jewelries nila ay talagang made of mga platinum family din talaga ang ginagamit nila. Kaya talagang worth it talaga na kahit medyo mahal, eh talagang long lasting naman talaga ang mga jewelries nila kasi nga ito ay made of platinum . Ayan, so experience in everything, so it's often alloyed with copper and cobalt to give different group. Ayan, kaya na nga guys, so inaanuhan talaga siya, so may ruthenium, may rhodium, may palladium, may osmium at may iridium. Ayan, so mga family yan siya ng platinum so talagang maganda talaga ang mga ng platinum, kaya talaga guys medyo kahit nasabihin mo na para lang siyang silver sa unang tingin, ayan, ang platinum. Pero talaga naman na mas maganda talaga siya at saka hindi siya madaling mag-tarnish kumpara sa silver, ayan, ang platinum. Kaya mas mahal nga talaga siya guys sa market kaysa sa gold, ayan. Although kasi ang gold talagang pinaka-common talaga siya, no? Siya ang pinaka-common talaga na ginagamit as metal for jewelry making kasi talagang iba talaga ang ganda at ang kinang ng gold pag ikaw ay gumagamit nito, ano? So, ang panghuli natin sa listahan, guys, ay ang titanium. So, ang titanium, ang alam naman natin, guys, na ang titanium talaga ay isa sa pinaka- matigas, ayan, pinakamatigas na metal sa buong mundo, and talagang maganda din po talaga siya pang gamit, hindi lang siya guys actually pang jewelry basta-basta So titanium is the strongest metal and the hardest natural made metal known to men. Ayan, plus it's scratch resistance daw siya guys, lightweight and easy to color. Ayan, napaka hypoallergenic din niya and popular for body piercing and even surgical implants. Ayan, so talaga guys, maganda talaga itong mga titanium na gawin din talaga siyang jewelry kasi talagang matigas siya and talagang matibay siya and napaka hypoallergenic talaga ng titanium plate. And alam nyo ba guys na pag kayo ay kunyari kayo ay nabalian ng buto, and me personally talagang na experience ko din talaga yan, na implant ako for nagkaroon ako ng titanium plates implant, ayan, for 2 years, ayan, nung na-accidente ako way back 2016. And talaga namang napakatibay talaga ng titanium plate. And talagang maganda talaga siya, and hindi siya nagko-corrode, hindi din talaga siya nag-re-react sa body. Kaya talagang ito ang number one na talagang mini-medical implants, ayan, para sa katawan ng tao, lalo na sa buto, And yung mga hip replacement, ayan, yung mga nilalagay din ng mga bone replacement, ayan, talaga namang maganda talaga. At highly recommended talaga ang titanium, ayan. So, ayan guys. Guys, so sana may napurutan kayo na aral sa aking video vlog for today. Ayan, at kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, and don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog, and don't forget to hit that notification bell button para updated ka sa mga bago kong i-upload ng mga videos. And of course, guys, don't forget to like and share para updated din ang mga friends and family nyo at malaman din nila ang mga hindi pa nila nalalaman ang mga basic types of metals na ginagawa sa jewelry making. Ayan, maraming salamat po guys, and God bless!